Awan. Teka, Sa mawa. chichik ko muna. Baka hindi pa pala talaga live. You are live, sabi sa Oh, ayun akin. na. Okay. Asaan? Ah, wala kang tiwala nakawala. eh. Sabi, you are live eh. Wala kang tiwala eh. Asa na? Hello everyone! Isang ma-ashful na araw sa lahat. Ay, gabi pala. Ayan, live na. Hello! Wala talaga tiwala eh, no? Ayan, live na. Talagang kailangan makita ko pa eh. Wala tiwala sa iyo, friend. Ayan. Hi! Good evening. Oh, good evening. Good morning sa akin. Sa aking probinsya. Wow, ang probinsya ng Canada. Kamusta kayo dyan? Sana hindi kayo masyadong na-ash. Naging yellow. Yeah. Walang ashfall. Pagdating nila dito, yellow na sila. Kung na-ashfall kayo dyan, ingat-ingat. Magmask ng magmask. Sana ba? Okay, yan. Good evening sa inyo at bumabalik kami para sa episode 30. Alain mo yun? Umabot kami ng 30. 30 yes. Na? Oh, ay, hindi pa. No, 30 oh. Na. Hindi oh my God, lost. May putol-putol hindi lang na naman ako pa. May jutol-jutol lang, pero yes, steady. Pero syempre, lagi naman nating aim na magkaroon weekly. Ayun. Aim. Aim naman siya. Aim. At isa pang aim natin is matapos ng less than 1 hour, di ba? Which is, wag na tayong umasa, Nisa. Oh. Wag na natin so, asahan. So, doon na lang tayo sa, ano, doon na lang tayo sa weekly lumaban. Doon na lang no? Tayo sa weekly. Yun, mas makatarong pa yung weekly. Oo. Ayun, so, para dun sa mga first time manonood, ano lang to, informal na podcast-podcastan naming tatlo na ano, mga makukulit mag-usap. Eh, since naman, lagi lang kaming nagkikwentuhan, ganyan, about freelancing, ganon. So, naisip namin, bakit hindi na lang namin kayo isama? So, kaya namin nila live yung mga usapan natin. Ayun. So, encourage namin kayo mag-comment. Sa pinag-uusapan natin at saka mag-comment din kayo ng mga gusto nyong pag-usapan in the future. Ayun. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay importante sabi ko. Yung importance ng ano, ng pagkakaroon natin ng offline outlet. Yung bang wala kang gadget, wala kang laptop, basta offline na pinaghuhugutan at pinaglalabasan mo ng stress. Kasi kung 24/7 kang... Yes. Kung 24/7 kang nasa harap ng computer, medyo hindi na healthy yun, di ba? At wala rin pinag-iba yun sa ginawa mo sa iniwan mo sa opisina. Dinala yes, mo lang siya so, sa bahay. Oo. Nagtanggal ka lang ng traffic. So, yon kayo. Ano bang... Anong ganap niyo sa buhay? Ngayon. Yes, kayo. De kasi ano eh, kahit naman freelancers, we also need work-life balance eh. Hindi naman ibig sabihin na sa bahay ka nagtatrabaho, automatic na achieve mo yung work-life balance. Hindi siya automatic. Mas mahirap nga minsan eh. Sa akin kasi it's a conscious decision na... Mm-hmm. Actually, sa totoo lang, di ba, mas mahirap umalis sa tapat ng computer pag nasa bahay ka. Mm-mm. Kasi sa opisina, ayain ka ng mga ka-teammate mo, tara, lamon tayo, yosi tayo, kung ano man yan. Madaling iwan yung laptop. Pero pag nasa bahay ka, ewan ko, ang pagkin ko lang, as a freelancer, parang mas mahirap iwanan yung laptop pag sa bahay tsaka ka. Yung ano, tsaka yung distractions mo, di ba? Sa office kasi, pag umupo ka, wala kang choice eh, kundi gawin yung trabaho mo, humarap sa PC mo. Sa bahay, marami kang distractions. Pwede kang mag-Netflix muna, pwede kang makipaglaro muna sa anak mo, pwede kang pumunta sa tindahan, mag-fishballs, ganun. So, marami tayong kalaban. Fishballs. Pwede kang lumabas, mag-shomai. Oo, shomai. Diba? Itong babaitang to, yun. Shomai. Hotdog sa 7-Eleven, ganun. Ayan, social lang hotdog niya, 7-Eleven. Wala yun. Walang kalyeng hotdog doon. Unsocial. So, kailangan talaga din natin ng ano, ng life outside of freelancing. Freelancing. And life even outside of the family, outside of the house. I mean, kahit yung mga nanay dyan, yan, itong dalawang life, nanay na to,
kailangan nyo pa rin ng social life out of it. Kasi nga, kung hindi, pakakasawaan nyo yan, mapapagod kayo. Nakaka-burnout din ang freelancing. Tsaka may actually, ano, yung mas parang... pa kasi maraming kasamang challenges ang freelancing. Kumbaga kasi, pag sa work, pag working ka kasi, pagdating mo sa office, ay, even ko sabihin, paglabas mo ng office, pwedeng hindi mo naisipin yung ano eh, yung work mo. Trabaho. Oo, tapos wag ka na sumagot, ganyan. Tapos pagdating mo sa bahay, family yung poproblemahin mo. Pero kapag freelancer ka kasi, sabay. Kumbaga, namomoblema ka na sa client mo, namomoblema ka pa sa susuotin ng anak mo, nahanap ng anak mo yung medyas niya, ganon. So, or yung kumakatok yung magpuputol ng kuryente, di ba? So, hindi, mahirap, hindi. Ano ba ito? Parang ganun ba yun, Nisa? Yung may naniningil, wala kayong pambayad. Bayaran mo na 100. Kuya, balik ka na lang bukas. So, yun na kami. Familiar na familiar ba? Yung may kailangan bayaran, pero hindi mo bayaran, gagamitin na kasi mamaya. Kami nakakalimutan. Lagi kami, nakakalimutan namin yung ano, yung due ng kuryente. Tapos, pag ano, kakatok na siya, kakilala na kami, na. Bibigyan mo 100. Tapos, kuya, sige na, mabayad na kami. Sorry, nakalimutan. Tapos, pupunta na kami ng, ano, ng Meralco. Wala namang, na naman, no? Wala namang fee yun. Ate naman kasi, merong Meralco app. Pwede ka magbayad online. Nga, sabi mo nga, eh, kaya lang nandito na ako eh. Yung pera ko, wala. Oh, diba? Ibig ko sabihin yung pero paano ko pa pupuntahin doon sa yung mga up na yan. So sila nagpipila na lang sila kasi yung kuya ko PWD naman eh. So wala siyang pila. Sa may labang na siya. Sa phone bakla. Yes. Sa phone lang ako nagbayad ng ani. Oo, no, sinabi mo na pala sa akin yan, no. Kaya lang hindi ka kasi nakikinig. Ewan ko. Hindi nakinig ako pero hindi ko ginawa. Kasi hindi ako nagbabayad. Magaling. So, anay. Ano ang magiging ayan, path so, ano na pag-uusapan tayo? Natin? Sige, simulan natin sa atin. Tayo ba? Ano pinagagawa natin? Oo, isa-isa. Like, how many hours do you work? Hindi ko alam, and may what you do outside? Hindi ka na-inform. May recitation tayo, oo. May recitation. May recitation. Hindi ka na-inform. Now you know. Oo. Talik tayo, ano bang ginagawa natin outside of freelancing? Ikaw ba, Rhea, anong ginagawa mo outside of freelancing? Bilang secretary ng Homeowners Association. By height ba ito? By ano? By sleeveless. By sleeveless. Hindi naman yung sleeve sa kaduster. Pinaganda mo pa yung term. Pag nasa bahay ako ng kaduster lang talaga ako lagi. Sige na, spaghetti or kung ano man tawag dyan. Ayun, so outside work, offline, na may konting online pa rin naman kasi pati social media management ng HOA pinasok ko na, kinarir ko na. So may konting online pa rin pero offline, yun nga, community service on the side. Ayan, kwento mo in detail yung kanyang community service. Ikwento mo in detail, baka interesado silang sumama sa iyo. Tsaka bakit mo ginagawa? Saan mo na anong napapala mo? Yan, saan mo napulot yan? Ayun. So, unang community service is within my own community, which is dun sa subdivision nga namin. So, HOA secretary, and parang feeling ko, ipupush ko pa to hanggang sa next term. Tingnan yes, natin. Yes, so president. Grabe. Pag bumisita tayo sa kanila, niisala mo na. Hindi, feeling ko, siguro magsistick pa rin ako sa secretary kasi nandun yung strength ko eh sa documentation and compliance. Mas ano, medyo OC ako pagdating sa compliance. So, nandun yung strength ko. Baka i-push ko pa rin ng sa secretary pa rin. Tsaka syempre, yung mga mini, kung anik-anik ng mga services within the community. Basta yun, hindi na ako masyado magdi-details kung paano mag-manage ng grievance committee. Yes. At ang mga simpleng mga issues mga eh, tatawagin ka pa. Natutuwa ka siya Oo, exciting siya na minsan nakakapag-press. Sorry. Hi. Talaga naman si Nisa. Hindi talaga pwedeng walang technical challenges.
Kung hindi bastos singit. Kung hindi singit, may isisingit na iba. Balasubas. Balatubat. Walang mod. Yung bang mga tinuturo sa followers mo. Ano maging balatubat? Ano maging bastos? Ano maging balatubat? Yun. Ayan, oh, balik na tayo. Ano pa, so ikaw, aside doon, permanent ano, yon nga, may parang meron akong specific group na regular na sinasamahan aside sa mga personal outreach din na mga maliliit dyan sa tabi-tabi. Pero meron akong specific group na sinasalihan na lagi kong ginojoinan every time na kaya. Since 2018. So, ito yung Share a Smile Project. Pwede nyo i-search yung page nila if you want to help. Then, pwede kayo mag-volunteer, pwede kayo mag-donate, bahala kayo kung saan kayo komportable. Pero, ako mas gusto ko kasi yung nasa ground zero lagi. Mas gusto ko nang nandun para, alam mo yun, ramdam mo yung essence ng ginagawa mo, mas lalo kang gaganahan na ituloy pa. So, naging kinaadika na namin siyang mag-ina. Aside sa nakakatulong siya sa ibang tao, malaki siyang ano factor na naging bonding namin ng mag-ina. Yung panganay ko, lagi ko kasi siyang kasama. Parang may nagabit-bit ako ng bag ko. Yung panganay ko kasi 15 years old na. So, nakakasama ko na siya. Ha? Yung may post kang mahaba, hindi naman niya birthday. Di ba yun yun? Nandun yun yung picture niyo. Oo. Ako pala yung may birthday nun. Nalang may birthday nun. Oo, banding namin mag-ina yun. Tapos, ang mostly kasi nang pinupuntahan namin tribes, mountains, mga sulok-sulok. So, malamang, walang signal. Hindi lang internet, as in cellphone signal, walay signal, walay kuryente. So, ang sarap niyang pang-reset. Yung hindi ka mako-compel na mag-check ng email. Kasi pag nasa bahay ka, kahit hindi ka nag-work, from time to time, i-check mo yung devices mo eh. Lalo na kapag sobrang concerned ka sa work mo, baka may email, tapos may inintay kang importante. Machi-check mo, check mo. Ang hirap is internet. Pero importante yung word na sinabi ni Rhea, yung word na reset. Kailangan nating lahat yun eh, yung reset. Naramdaman ko yan dati nung sobrang gigil na gigil ako sa freelancing na ang parang ang sarap-sarap magtrabaho ng magtrabaho kasi nakikita mo agad yung fruit ng labor mo tapos nai-enjoy mo kasi mas malaki siya kaysa sa sweldo mo dati tapos sa bahay ka lang. So na hindi mo nararamdaman unti-unti kinakain ka ng work. Na kahit na sa bahay ka hindi ka din lang naman makausap matino ng mga tao sa bahay nyo. So nung nag-start akong mag-join diyan, nakapag-reset talaga ako. Like walang oriente signal, feeling mo lang puno, kulisa, pag ang sarap lang mag-reset. Kung wala kang dudut-duting gadget, yung ang nagiging silbi lang ng cellphone mo is mang picture. Ang saya lang. Ayun, so mas iba talaga yung lalo na kapag stress ka na, once na nag-disconnect ka kahit 24 hours lang, magde-disconnect ka sa lahat. Tapos pagbalik mo, sobrang refreshed ka, mas gagana yung utak mo, mas marami kang maiisip na possible solutions kung may problema ka man kapag nakapag-reset ka. Parang ano lang yan eh, clean slate ulit. Halimbawa, puno na yung slate mo. Tapos, di ba yung ano, nung elementary tayong tinataas yung kulay black, yung may kahoy kang pangsulat? Nalalagay yun? Magic slate, ayan. Di ba pag Uy, hindi alam yung niya yung plastic. Uy, gusto niya makita yung makita yung magic slate dito. Magic slate. Ay, teka, magic slate niya. Sige, magsalita ka, papakita ko sa'yo. Bilib na bilib ako. Yung teka lang, wait mo ko. Yung may metal sa tuto, yun yung magic slate mo. Tingnan mo, ha? Wait lang. Ah, sige, kunin mo dali. Huling ko lang. Tuloy mo lang. Ay, sige na, kunin mo na. Ay, si ate pero importante mo. Ayun. Reset, eh, lalo na kapag naging busy totoo ka na. Kasi makakalimutan mo siya eh. Doon nagsisimula yung burnout. Doon mo masisimula. Umayaw na, magalit. Even sa mga families totoo mo, mas maparahin mo na na mainit na yung ulo mo.
Yan, dyan siya nagsisimula. So, disconnect ka sa tao, disconnect ka sa trabaho, disconnect ka sa lahat ng nakakapagpa-stress sa'yo. Kung nakakapagpa-stress sa'yo, kapitbahay mo, kahit 24 hours ka lang nawala doon, malaking bagay. Malaking bagay yung reset talaga. Parang ano lang yan, modem lang yan eh. Kailangan mag-reset ka ng modem at least every day. Oo, para fresh yung ano IP address mo, refreshed ang connection mo, 'di ba? Ganun. Reset din. Oh, sige na i-push mo na 'yan. Na 'yan. Pupush ka. I-push mo na 'yang ano. Luka. iPad ang magic slate. Ano ba 'yan? Luka. iPad ba 'yan? Hindi. Teka, paano ba 'to? Just... Teka. Hindi niya pa alam. Oh. Nakaloka, hindi pa niya alam. Oh. Oh. Paano? Pinindot mo. Oh, ha? May button. Dipindot na. Nasa ano lang ako? Oo. Oh, oh. To, may button dipindot dito. Na. Chok. Oh, di ba? Hindi na diangat. Oo, oh, hindi na siya inaangat. Hindi na hindi angat. Plastic. May plastic. Naalala ko yun. Boy, ha? Tas karton na-miss lang ko siya. Na-miss ko yun. Oo, karton lang siya. Tas may kahoy lang na parang mas mataba lang sa barbecue stick na ang sulat. Sabi, naalala ko kasi sabi yung pamangkin ko kanina, I have an apple pen. Ikaw na may apple pen. De, ikaw na may apple pen. De, kasi bawal niya hawakan yun sa akin eh. So siya meron na din daw siya. Ayan, oh. Natapos ka ba? Hindi ko narinig eh. Yan lang. Oo, natapos ko lang naman pakita. Ako. Panoorin mo lang yung video mo mamaya. So, ang main reason mo, Rhea, to do it is talaga to reset. Yun talaga yung main reason ni Rhea. Kaya niya ginagawa. Siyempre, nandun na yung pagtulong talaga. Nandun na yung pagtulong talaga. Pero siyempre, hindi ayokong yun ang remote. Although, siyempre, mas maganda na ma-multiply. Pero hanggang ngayon, nahihiya pa rin akong pang-delete siya. Na? Kaya, yun nga, yung pag-outreach. Kasi para sa akin, once na binrag mo na tumutulong ka, it's not help anymore. Kaya nga lang minsan, kaya na ng horses. Na joke lang. Oh, hindi kasi... Wala ko sila. Maisingit mo lang talaga eh, no? Kaya ka... Sige, push kaya mo yan. Kaya ka sa mga friends mo eh. Kaya ako inaaway. Kaya ka inaaway eh. Ayaw hindi kasi minsan, eh. Ano, kailangan lang namin i-advertise para makagain ng more donors. Kasi minsan hirap na hirap kami sa donation. Kasi may mayayaman ni eh, na madalas out of pocket din lang, lalo na pag nagkukulang, kami lang nagpupo siya na, uy, baka naman pwedeng dagdagan mo na to. Kasi, yung mga ganun, kami, hindi, kami lang, pag minsan, sa donation. So, bahala na si Batman kung ano yung magkasya, parang ganun. So, wala, kailangan namin i-announce para makagin ng more donors. Pero as much as possible sana. Nung una nga, fini-filter ko yung mga tag sa akin na hindi ko nilalabas eh. Pero sayang din naman kung may isa o dalawang mga friends na gustong mag-donate, diba? Mm-hmm. Ayun lang. Yun ang iyong ano purpose. Ako naman, how do I this? Outside of freelancing, kasi ano ko eh, teacher talaga ako. So, hindi ko maiwasan na... Nauna kasi alam ni Rhea to. Mm-hmm. Oh, hindi mm-hmm. maiwasan, hindi maiwasan na hindi magturo. So, outside of freelancing, yun nga, nagtuturo ako. But I also, I think magandang, ako kasi ay... Hindi ako nakadi-disconnect totally, pero I always keep the business at the back of my mind. So, sa akin, ang una kong ginagawa is to join social civic organizations. Malaking ano bagay siya, lalo na you ano join daw? Social civic organizations. Dingi ang puti. Si bakla. Eto ha. Diyos ko si bakla. Hindi ko ano ba? We join social civic organizations. Okay. So, ano naman siya? One, ginagawa ko talaga siya to meet people kasi nga, di ba, pag freelancer ka, nasa bahay ka lang. Mm-mm. Lalo na kung ang freelance mo ay work from home pa, hindi ka makaalis ng bahay kasi mischedule ka. Lalo na kung wala ka namang pamilya, wala kang anak. So, lalo na kung alanganin ng trabaho mo, kausap mo lang, aso. So, hindi ka pa sinasagot. Oo, sasagutin ka pa ba lang pa? Kinakakulang ka pa ba lang? Tutulungan ka pa.
Utusan ka pa. Utusan ka pa kumuha ng tubig niya. So, yun. Ako, I joined social civic organizations to meet people. And then, eventually, to increase my network. Kasi nga, ang goal ko din is to increase my network para mabigay ko yung negosyo ko in the local market. So, I joined Toastmasters International. Toastmasters International is a global leader in public speaking and leadership. So, yun, we are more in more than 150 countries with more than 300,000 members worldwide. So, I joined Toastmasters 8 years ago. Nag-form na ako ng sarili kong club. Naging officer na ako in the country. Naging officer na ako ng club ko. Naging speech champion na ako up to the national level. Tapos, nag-mentor ako ngayon ng mga corporate clubs. So, ako ang mentor ng mga clubs ng Forcus Global Incorporated, Navitaire, ng Chevron. And ngayon, bago kong dalawang clubs na mentor ko is Sun Life Philippines, corporate club ng Sun Life Philippines, saka yung corporate club ng Sun Life Asia Pacific Shared Services Center. So, yun yung isa kong ginagawa. Isa yun sa rason ko bakit ko na-increase yung network ko. Kaya ko nakakapag-serve ng mga local clients. Pero to fully, ano naman, to step out of freelancing, I am a martial artist. Yes! Yeah. Ako po ay batagulero. Hindi po yan alam nung nakararaming. Ako po ay basagulero. Ako po ay Muay Thai practitioner. I have been doing Muay Thai for the past 5 years. Tapos I have been doing also the Brazilian martial art of capoeira for the past, Muay Thai for 6, capoeira for 5. So yun, kung wala nagtiteken kayo, si Eddie Gordo. Si Eddie, tsaka si Christy. Oo, si Christy. Si Aling Christy ba, yung jowa ni Eddie, ganon. So yun, I do capoeira. Kasi unang-una, gusto ko kasing gumagawa ng mga bagay na hindi inaakala ng mga tao na kaya kong gawin. Kasi malaki kong tao eh. So, the fact na kaya kong maglaro ng capoeira, tumambling, at kung ano-ano pa, malaking bagay na yun sa akin. Plus bukas the health benefits. Plus, plus the health benefits, plus the, the people. Again, it's a social sport. I meet people. Dati, before ako nagkakapwera, ano namin to ni Rhea, vision namin, ma-attend kami, kasi pareho kami ng mga hilig ni Rhea. Nahilig kami smooth jazz, nahilig kami sa jazz. Naiwa sa time na usok-usok yung bossa nova, mahilig kami sa bossa nova, and then samba. Aileen Season, Guarana. Samba na carnival samba, hindi yung samba na pambol. Talagang sa carnival sa Brazil. So kami ni Rhea, nagkikita talaga kami para umatend ng Brasilipinas, Philippine International Jazz Festival. Umaabot kami ng BGC, ng Aquel, para sumayaw, uminom, makikending ang mga balakang namin. Oo, mga libreng inumin na yan. Iinom kami sa Minsan isama natin yes, si Nista. Mga ganong-ganong. Baka tumupi naman ako dyan. Teka, si Jet Li. Misa sama natin si Nisa. Pakaendingin natin Jet yung babae niya. Jet Li. Ang sabi nandiyan. Ni Jet Li. Uy, wala lang. Uy, sabi niya. Uy ka rin. Uy ka rin. Uy. Ano pa ginagawa natin, Mien? Nag-ano na rin kami, Fete de la Musique. Sinama ko si Mien nung nag-demo kami ng capoeira sa Fete de la Musique. Sa Makati. Kapapanganak ko nun kayo, Uy, kung pinakilala ko. Ayaw, bago ako mag-freelance, so, nakapapanganak ko kay Uy, Uy. Tapos nag-recruit pa ako. Uy, Uy, parang natawag ni Jet Li. Uy. Oo, kakapanganak ko nun kay Uy, Uy, nag-recruit ako ng Bienan para may magbantay ng anak ko at nang makakending ako sa Makati. Na makakending siya sa Makati kasi nga, capoeira nung nagdemo kami ng capoeira part kami ng main stage siya, part kami ng world stage. Supportive friend ako kaya para may pumalakpak sa kanya. Kailangan marami naman pumalakpak ako. Si Lola lang ang siyempre gusto ko pumalakpak eh. Oo.
Kita ko kay ano, kay Lola, ang talagang yung kende niya, gabog talaga ako, hindi na ako lalaban. Saka, ang igsi-igsi pa ng mga pantalon, di ba? Ay, ng saya ni Lola, pero oo. Kendeng-kendeng siya. True. Kami ni Mien, ang gala talaga namin noon, mag-mall. Mahilig kami mag-mall. Tapangala kami Max Brenner, titignan namin yung mga kalbo, yung mga wala, naglalandi kami doon. O kaya magbibidyo kay kami. Nalandi na rin yung mga waiter na kalbo. Tapos alam mo, no, kapay na walang wait lang, sisingit lang ako. I-encourage din natin ano sila sabihin mo, kalbo yung din. Hindi naman. Encourage din natin sila i-share kung ano yung mga outlet nila habang nag-share natin, diba? Share nyo lang sa comments. Habang nag-share kami yung ng amin. Totoo. Para may shout, ano? Shout out. Ano ba tawag doon? Sabi natin importance kasi importante 'yun kasi kung wala kami nitong mga kinikwento namin. Ay, baliw na kami. Baka baliw na rin. Baliw na rin naman kasi talaga pero mas malala. Mas baka nagbubunot na lang kami ng buhok. At pag ginagawa natin ng Rhea, nagkakagigwan-gwan eh. Yun nga, nagkakape kami, kakain lang sa labas, magbibidyo kayo kami, kakain na namin yung points of view. Sino nanlilibre? Wala. Wala pa nun. Kanya-kanyang bayan. Kanya-kanyang wow. O kaya pupunta kami kina Rhea noon sa bahay niya sa Pasig. Good night. Good night. Sa kanyang maliit na kahon, ano magluluto siya. Wala akong alak. Iinom kami doon. Ganun kami nag-unwind ni Rhea noon. And mahalaga siya. I mean, it's good to see your friends. It's good to stay away from work. Yung i-rest mo yung mind mo. Uh-uh. Kasi sa totoo lang, kung hindi talaga, naku po, bibigay kayo sa challenges ng freelancing. Kasi iba ang challenges. Gadget-free. Internet-free. Just be with people lang. Ganun lang. Or at least even walang yourself. Ano. Just be with yourself. Yung talaga yung sit down. Yung para dun sa mga iba. Iba, kahit na umupo ka lang ng walang ano, walang gadgets, tapos may libro, mahilig ka magbasa, sobrang treat na sa sarili mo yon at tapos sobrang refresh ka na pagbalik mo. Oo. Kung ano lang yung bagay ng mga emo mo. Teka, wait, bago ko sabihin yung emo ko, kala mo dami, no? Kala mo may matutulong. So, nasabi pa ni Madam kanina kung alang oras yung work niya or kung saan pumapasok sige doon sa buhay niya yung freelance. Hindi, sige. Oh, ayan, sige. Pasok mo, Day. Go. Sige. Currently kasi, 30 hours per week lang yung maximum na work hours ko. O, di ba? Nagbago na ako. Dating 30 hours, days ko lang. Hindi ka na masyadong patayan. No. Oh, ano? Tanahimik na kayo lahat. Ikaw lang yung sinasabi ka pa, hindi na nga kita sinisingitan eh. Kaya ako na tawin, ba't wala nagre-react? Oh. Ay, ano nangyari? Lumayas? Kaya lang yung sinasabi pa siya. Oo, sige, ikaw na. Ay, lumayas. Baka may labahin. Ayun. Nakakalok kasi bakla, umaalis biglaan. Pakiin, ano na lang, intindi, baka po may naganap. Ayan. Ayan. Nagpahatid sa karto ng batang makulit. Ay, wow! Nagpahatid daw kong nalalaman. Yung anak ko nagpapagising kasi gusto niya mag-hi sa inyo. Kaya lang kakatulog. Oh, ginising mo na. Tulog pa. Kakatulog niya lang. Alas, stress. Kakatulog na lang? Ulit-ulit? Nakarating ko lang so, kasi, diba? So, may sinasabi ka pa ba? Kakasabi ko lang ngayon, eh. Wala sinasabi naman. Sinasabi ka ba kanina? Parang may sinasabi ka kasi kaya kami tahimik. hindi, wala. Baka may delay lang. Kaya akala niyo may sinasabi pa ako, pero wala na. So ano ang papel ng, ano ang gano'ng, hindi, para lang maintindihan saan nila yung... Saan pumapasok ang, sana posisyon ng freelancing sa buhay mo? And then versus, so, nga, maximum cost 30 hours. Maximum work ko ngayon is 30 hours per week. So, most like majority nun, sa weekend ko ginagawa yung mga resetting, Emi na yan. Actually, nasa pati sa profile ko sa Upwork, nakalagay siya sa baba. Yung kasi
di syempre, i-discuss mo yung skills mo, anong kaya mong gawin. Tapos sa dulo, availability, chenes-chenes. Tapos, please be aware that there would be at least once a week of eme-eme. May ganun akong drama sa Upwork din. Kaya, importante yun, yung client sabihin na, lang natin sa kanila. Yung client, yung client na nagbabasa, alam niya na yun. So, yung mga clients ko, expected na nila, lalo na itong si Papa Bells. Yummy. Alam niya na pag sinabi Papa Bells. Pag sinabi kong, can I be out on Friday? Sasabihin ko sa kanya, can I be out on Friday? I'll just go to the mountains. Alam niya na yun. Pag sinabi kong mamumundok na naman ako, mm-hmm. alam niya na yun. So, sure, sabihin niya, just enjoy. Keme. Madali pero silang kaupo. Pero importante yun na, inote lang natin dun sa mga nakikinig na pwede niyong gawin yun. For example, ako, sinasabi ko talaga, hindi ako nag-work ng Sunday. Unless sobrang kailangan na ng business niya, mag-a-adjust ako. Pero kung hindi, gagawin ko lahat ng, sineschedule ko na siya na wala akong work ng Sunday, gagawin ko na siya ng mas maaga or ano. Tapos pag nag-message siya, hindi talaga ako sumasagot. Monday na ako sasagot. Alam na niya yon kung bakit late ako sumagot. And syempre babasahin ko. It's setting your boundaries. Yes, oo. Babasa, na-discuss natin yan, i-back-watch nyo na lang yung mga ibang episodes. Na-discuss natin yung about sa boundaries. Oo. Kung paano kayo magsiset ng boundaries as a freelancer. So, write nyo yun. Nasabihin na hindi ka mag-work sa ganitong araw, ganon, kasi kailangan mo ng ganon. So, yun. Hindi, yun. Kasi pag lagi mong sinabi na parang lagi kang, parang ano yun eh, parang relationship yan eh. Pag lagi kang available kay client, masasanay siya, abusihin ka niya na hindi na niya i-respect yung personal space and personal hours mo. Pero, may diniscuss tayo nun, di ba? Parang sa umpisa, pwedeng patikimin mo muna siya. Isa-isa lang. Oo, na hanggang makuha mo yung trust niya na nagbe-bend ka talaga para magawa yung kailangan niya. Pero after nun, unti-unti mong paano ba yun? I-apak yung right. Ano ba? Unti-unti mong ipasok yung right. Oo. Or kahit hindi mo siya unti-untiin, mag-set ka na agad ng expectation na halimbawa ginagawa ko, pag halimbawa sabihin niya, can you be available? Ako, ganyan. Sabi ko, I don't have anything planned this weekend. Tapos parang, pero heads up mo siya na, hindi ito laging ganito. There would be weekends that I will not be available kasi may activities din ako. Nagkataon lang na itong weekend na to, wala akong gagawin, so pwede kong gawin yan. But not all the time, but not every time, ganon. Kaya minsan nagugulat sila. Tumasagot ako ng email ng halimbawa Sunday. Tapos alam mo yung nagbabrowse-browse lang ako, chill-chill. Tapos napindot ko yung notification. Eh di nag-open na. Pag kasi na-open ko, sinasagot ko na kasi may mga tao na may apps sila sa emails nila na mayroong read receipt or may notification na nabasa mo na yung email. So, pag once na nabuksan ko na, sinasagot ko na, kasi baka mamaya meron silang ganun, tapos hindi ako sumagot agad, it would say something. A word or two lang naman yung isasagot mo, hindi mo naman kailangan ng 3 paragraphs. So, sasagutin ko na. Tapos, pwede mo ibigay yun. Bigay mo na sa kanila yun na sumagot. Ako, sumasagot ako, pero sasabihin ko na, I will look into this, tapos babalikan ko pala sila sa Monday. So, para hindi sila nag-aantay. Ganyan. Oo. Take care of this in the morning tomorrow. Or noted on this, ganyan, pero hindi ko pa siya magagawa today, ganon. So, ang importante lang naman talaga is, one, you set your expectation. Set expectation. Be transparent. Naiintindihan mo naman kung business need talaga. Kasi there are times talaga na kailangan. And you should also be aware na kailangan. Hindi po pwedeng, sinabi ko na kasi hindi ako magtatrabaho ng Linggo. Kung importante talaga, then you have to work. Kasi pagka ipinilit mo naman yung boundaries mo, ang boundaries mo ay iyo lang. May mga taong walang boundaries. So pag nakahanap yan ng taong walang boundaries, iiwan ka niyan. Doon siya. Totoo. So, you have to learn. Napunta na tayo sa boundaries. How to set your foot down para nagagawa mo yung sinasabi nga namin na outside of freelance. Outlet na offline. Kasi naiintindihan namin na Madaling sige, tuloy mo.
sorry. If not kasi madaling mahulog sa doon sa freelancing black hole nga na sinasabi nila. Tinuloy ko na. Ano ba? So, sige na. So, hindi, yun. So, madaling mahulog doon sa freelancing black hole na wala ka ng activities outside. Oo ka na ng oo. Tapos si client, dahil kunwari, itong weekend na to, pumayag ka. Tapos nag-bend over backwards ka, ganyan, nakapagtrabaho ka ng 10 hours, tapos hindi ka, nagano, magbibigay at magbibigay ng task yan hanggat hindi ka nagsiset ng boundaries mo. Hindi ka pumapalag. So, oo, hanggat hindi ka pumapalag. Oo. Hindi sila abuso kasi hindi nila alam. Oo. Usually, hindi sila abuso kasi hindi naman nila alam na hindi okay sa'yo eh. So, ikaw ang dapat mag-set para hindi ka mahulog nga dun sa black hole na yon at makapag naroon ka ng offline outlet mo para meron ka pa ring remember, magawa sa buhay mo. Hindi ka nila kilala, hindi kanila nakikita. So paano nila malalaman kung okay pa yun sa'yo o hindi kung hindi mo sasabihin? Ano, Madam Auri? So ikaw magsasabi. Oo, tapos pagdating sa Facebook, magrarant ka, abusado ang amo mo. Hindi ganon. Hindi ganon. Sabihin mo sa kanila, You also have to understand din na these are people from other countries. So ang value ng na piniplace nila sa Linggo ay hindi katulad ng value na piniplace natin sa Linggo. Tayo kasi Pilipino, ang Linggo sa atin sacred. Araw ng simba, araw ng Panginoon. Although sa ibang bansa, meron, pero hindi lahat. Some people work Sunday, some people wala lang, pare-pareho lang. Ang Pasko eh, ordinaryong araw lang. Wala lang, oo. Kailang. Ikaw ang magsasabi nun na, kasi there are clients na inasmuch as gusto nating very sensitive sila sa ating mga cultural needs, may mga clients na hindi ganun. No? So, it's your job to inform. Parang if you want something from the client, you have to be the one to tell it to the client. Kung may gusto ka. Kasi, pero wag lang yung ano ah. Wag naman masyadong barga. Wag lang yung nasa episode 1 natin or 2 ba yun? Yung wag lang yung pati fees mo, papabayad mo sa client. Ibang usapan na yun. Pati raise, ganyan. So yung sa boundaries mo, dun sa mga schedule mo, ganun, you have to tell the client para alam niya. Pero wag masyadong bargas. Hindi naman yung tipong, tapos kakapalan naman ang mukha masyado. Labas yung fees sa usapan natin. More, these are more on emotional and intellectual and yon. Wala pong kasi financial dito. Kasi natin, magkaroon tayo ng, kahit hindi mo napapansin, yung parang mga mental breakdown. Iba-iba ang mental breakdown ng bawat tao eh. May iba na talagang grabe. May iba naman na parang wala lang, masungit lang siya sa ibang tao, ganyan. Pero hindi mo alam nagkaka-mental breakdown na pala siya at kailangan niya ng reset. So, maganda sana, wag na nating antayin na mag-sagad-sagad-sagad tayo bago tayo magkaroon ng reset, di ba? Eh, mas maganda yung every week may nagagawa ka ng every week or every day may nagagawa ano lang ka naman para yung outside work. Diba? Ano lang naman yung onting oras na personal base or isa sa isang araw doon sa pitong araw mo. Let's say mag-set ka ng 1 to 2 days every month to reset. Kahit hindi every week na gawin mo yung reset. Abuso naman yun. Mga every once every month lang. Tapos every week at least a few hours na mag ano, yung iba nga pang reset mag-grocery kasi parang aliw na aliw sila na nag-iikot nila lahat. Kayo ng mga anak mo, ganun. Oo. Magluto, may mga ganun. Oo. Basta whatever makes you happy, no? Huwag mong panghinayangan na gastusan yung kalusugan mo. That includes your mental health. Kasi yung iba pinanghihinayangan yan eh. Maraming mas importante yung gastos. Eh, Dai, kung iisipin mo, kung hindi mo gagastusan yung kalusugan mo, yung tinatrabaho mo lang, magastusan mo pa rin yan. Oh, mapupunta lang sa ospital. Oo. Totoo. Ano, para healthy din yung relationships mo outside. Kasi imposibleng healthy ang relationships mo kung puro work ka eh. So, alam mo yung sinasabi lang na introvert ka na okay lang, hindi mo kailangan ng personal relationships sa ibang tao. Hindi eh. Hindi naman po introvert eh. Ikaw talaga mabubuhay ng mag-isa sa isang isla and whatnot. No, siyempre, ano, ng personal interaction with the people who matters most. Yung hindi porke introvert kaya wala ka nang kakausapin kahit siguro mismo pamilya mga, mo. Ano, hindi naman mayroong mga iba na ibig sabihin patulad kunwari ako, hindi talaga ako
mahilig makamit ng maraming tao. So may socially mga awkward. ganyan. So, oo. So halta-halta naman, 'di ba? Dito oh, pa lang. Halata-halata so, kasi. Kasi sumisingit so, ka na sumisingit, ganun. Oo. Baka mamaya binabatukan na ako pag personal, di ba? So, hindi, ayun. So, pero may ano naman ako. Ang ano ko sa... May kaibigan naman nasa, siya. Nung nasa Pinas ako kasi, yung mahilig ako sa planner kasi, di ba? So, may mga planner meetups. Yung magkikita, tapos magpapakita ng planner, mag-uusap tungkol sa planners, ganun. Tapos magbibigay ng washi tape, ganun. So, yun yung pinaka-ano ko. Pero, Troy, pinili pa rin. Magbibigay ng washi tape. Totoo, alam mo ba? Ano, may kikwento lang ako. May planner meet akong pinuntahan. May table. Ilalagay mo lahat doon ng washi tape na gusto mo nang ipamigay. Tapos, may mga tao. Uupo ka lang doon. Magkukuha ka lang ng swatches. Yung mga malili... magro-rolyo ka sa mga credit card. Ang ginawa ko, linagay ko si Angie dun sa washi tape na table. Tapos nagro-rolyo siya ng washi tape sa akin habang nakikihalubilyo ako dun sa mga tao. So, sabi, ang dami ako. Magulang. Magulang. So, namimili siya ng washi tape, nagro-rolyo siya dun. So, ayun. Meron naman akong outside na friends. Pero hindi lang ako yung maraming activities na nakaka-meet ng new friends. So, kung sino yun, siguro yun yung sinasabi ng ibang introverts na kung sino na yung kakilala nila and comfortable sila, doon sila, parang doon na sila. Pero nga, yung importante is you never lose the relationships that you make. Kasi sa ibang tao, like for example, yung mga friends nila sa office, pag nag-freelance na sila, nakakalimutan na nila yung mga friends nila sa office dati, yung mga barkada nila. It doesn't mean na hindi ka na nagtatrabaho sa office, you leave them alone. No? Kasama yan sa offline na ginagawa. And sometimes, it doesn't have to be naman magastos. Sometimes kaya naman online. And it doesn't have to be offline talaga. Kung wala sa work, pwedeng Facebook ka lang, kausap mo lang sila, ganun. Basta walang kinalaman sa work. At least, na yun yung sinasabi natin offline eh. Mm-mm. Somewhere na wala sa trabaho. Off-grid, oo. Kasi ako, meron akong ibang pinagkakaabalahan, pero online pa rin siya. So, pero hindi siya work. So, nagbebenta ako ng stickers. Ulit na naman. Hindi, hindi ako mga GC na ano. Hindi naman ako katulad ng iba na nauubos yung oras sa GC at pinag-uusapan yung kulay ng buhok. So, uy! Pinag-uusapan buhok ko yung topic namin. Wala kami pakialam sa buhok mo. Yung mga friends ko na nasa ipotar talaga. Yung salamin ko, wala din. Wala din siya pakialam sa salamin mo. Kami. Tapos, pinag-chichismisan lang namin yung iba naming classmates. Ganun. Charot. wala ako talagang ano. Hindi ako magising tao kasi unless katulad natin, hindi naman tayo araw-araw na talagang nagkikwentuhan ng matagal. Nag-usap tayo. Oo. Parang nag-usap tayo pag may kailangan tayong pag-usapan. Hindi na tayo pwedeng magkita araw-araw kasi magbubugbugan lang tayo. Kasi puro pasa tayo. Nagbubugan na tayo eh. Yung pakayang araw-araw sa akin. 12, no? Panorin niyo yung episode 12 namin, nakita-kita kasi kami. Eh, nagrambulan kami muna ako ng braso bago ako makapagkita. Nakakahiya naman sa'yo. Ikaw na talaga ang pitit. Nakakahiya talaga sa'yo. Hindi, nakaliit lang ako ng coffee. Pero compared sa ibang tao, malaki pa rin ako. Matangkad lang kami sa'yo. Nakakahiya naman sa pagiging pitit mo. Oo. Siyempre, ako yung pinakapantak sa ating tatlo. Hello. Pero siguro yung susunod, yung susunod natin yung pag-usapan is, paano ba nila malalaman kung ano yung tama para sa kanila na outlet? Kasi, siyempre, yung iba dito. Oh, hindi. Well, oo, masaya. Pero ako, I always say, kasi ako nga, different kasi yung pananaw ko dyan eh. I'm a person kasi na, alam mo yun, gusto ko talaga, gagawin ko. Nabobore kasi ako sa pare-pareho eh. So siguro ako, suggestion, ako, kung nabobore na kayo sa ginagawa nyo na outlet, try to find something new. Kadalasan naman yung mga first, yung mga walk-in, yung mga first time, libre yan kadalasan. Oo. Kanyari, so nyo mag-Zumba. Wala naman nakakahiya sa Zumba. Samahan nyo yung mga chari. Bakit? Sa plaza, sa tapat ng barangay, di ba may Zumba dun? Magkano lang yun? 50 lang yun. Mm-mm. Ano na lang? So,
Yung baklas namin dito, ino-organize namin. Kasi pinapating na ako talaga. Ikaw yung ako instructor. Ako pinagkante. Ano yung tuturo ko doon? Ako lang. Great, fine. Let's go. Yes. Yes, fine. Sa akin naman, ano, o maisingit. Sa akin naman, meron ako, kasi nga, di ba, mahilig nga ako sa planner. So, meron ako laging tatlong categories sa planner ko. Something sa work, sa business, at saka sa personal. So, kung meron akong gustong subukang iba, dapat I make sure na meron pa akong oras doon sa personal ko. Hindi niya dapat makukuhaan ng oras doon sa sinet kong oras sa business at saka sa work. So, doon ko na... Which is to me very important na hindi na nababawasan yung trabaho mo just because of a passion. And isa dapat pa, dapat hindi mauubos yung, hindi mababawasan yung tulog mo. Kasi mostly correct. Sila, inuubos nila sa tulog para magawa nila yung mga gusto nilang gawin. So, i-balance lang natin. Walang masama mag-stop muna sa hilig. For example, meron kang gustong i-start, kaya lang wala ka ng oras. Walang masama mag-stop dun or bagalan mo lang yung progress doon kesa gagawin mo yon wala kang tulog or actually yun, bawas pwede yung work mo. Pwede yung offline, matulog ka. Kung wala kang makitang gagawin, matulog ka. Kasi, Diyos ko, napakahalaga kaya ng tulog. Alam ni Rhea yan, sa tagal-tagal niya nagtrabaho sa dilim. Diyos ko, iba pa rin ang tulog sa umaga, ay sa gabi. So, kung every kasi chance na makakuha kang matulog, ano, matulog ka. True. Yung maayos sa tulog. Yung yung diretso, no. Meron time kasi na nahulog ako dun sa freelancing black hole na yan eh. As in dire-diretso ako nag-work na lahat na lang pagkagising ko pagkagising ko upo sa computer tapos kakain. Yung si Angie, baba pagdadalan lang niya ako ng pagkain. Kung hindi ako pagdadalan ng pagkain sa baba, hindi ako kakain. So, nahulog ako sa ganun hanggang nung nakita ko na yung, parang nakilala ko yung client kung mabait. Parang ano, siya yung nag-insist sa akin na mag-Sunday off ako. Tapos, nilagay niya lahat sa calendar na every Sunday off ako, nire-remind sa Slack namin. So, kapag nag-message ako ng, sa Slack ng Sunday, walang pumapansin sa akin. Sinasabi nila, wag niyong pansinin si Niza kasi off niyan. Gusto lang niya mag-work ganyan. So, parang siya yung nag-instill sa akin ng importansya nung meron kang off. Tapos, simula nun, kahit na matulog ako ng buong Sunday, pag Monday, pagpasok ng Monday, hindi ko siya dinidread. Kasi malinaw yung isip ko kung paano ko... Kasi buong Sunday ka nagre-relax eh. So, maiisip mo bukas ano ba yung gagawin ko, ganun-ganun. So, hindi ka kulang-kulang sa oras. Kumbaga, hindi ka magmamadali or hindi ka nagde-dread na... wala ka pang pahinga, pagod na pagod ka na, Monday pa lang, di ba? So, yun. Correct naman talaga. No? Dapat walang nag... For anything na ginagawa natin, wala dapat nakukuhanan. Kasi once na may makuhanan, may magko-compensate, yun na, magsisimula na yan. It's going to be a process. Mapaprocess na yan. Bawasan mo yung work, syempre magbabawas ng ano yan. Magbabawas ng kita, ganyan. So, meron at meron. So, i-balance nyo lang doon sa category na based doon sa lifestyle nyo. So, sa akin, yung tatlo. Kayo, ako i-base naman, nyo yung sa inyo. Ako naman sa akin, different lang. Pero siguro medyo controversial to. Depende kung paano nyo tatanawin. Parang like ako kasi, sira yung mic nyo. Ako, okay ako. Okay ako. Si madam, okay ka. Sige. Si Madam ang may sala. Sige. Ayun. Ang point ko is, yung sa akin is, pag pumili kayo ng gusto nyong gawin offline, make sure gusto nyo. Hindi gusto ng ibang tao para sa inyo. Society. Tapos, oo, kausapin nyo din yung mga tao sa paligid nyo na, pag ito yung ginagawa ko, hayaan nyo lang ako. Oo. Kasi may iba na. Ka sa garahe, ha? Magre-relax ka sa garahe. Siyempre, may dalawa. Bakit? Kung okay na may garahe nyo, di ba? Wala naman problema. Oh, okay, yung garahe niya nasa kali, eh. Di ba? So, okay, kung gusto nyo sumihaya sa kali, eh. Baka masaga sa akin. Yung garahe yun, street parking lang siya nakiki, ano. Ano ka, may iba nag-gate, ha? Baka ako naman ang point ko lang.
basta gusto mo, gawin mo. Basta siguraduhin mong gusto mo. Kasi even sa yung ano, time. Sa, kasi sa parang, parents? In as much as you set your boundaries sa client, you also set your boundaries sa family mo, sa immediate family, family sa friends. Maset ka din ng boundaries para nagagawa mo yung gusto mo. Yung gusto mo. Sa ano, sa parents, pwede namang ano eh, yung parang ikaw at saka yung anak mo na ano, bonding. Parang kay madam or kunwari, mother and baby dancing, ano, ganyan. Dancing lessons, ganun. So, diba? Mother and baby dancing. Mother and baby pole dancing. O, diba? Mother and baby pole dancing. Walang hiya. Ano yan? Ang gusto yung bata doon sa pole. Tapos kaya mo, ikot-ikot pa babang ganun. Napakawalang niyang nanay. Sabi ni Nisa, anak, salo! Boosh! Or pwede rin, dati nga yung ano yung Pokemon Go. Diba? O kasama namin si Ashley, nagtatakbo siya sa circle. Kasi sa circle, maraming Pokemon. O, sama ko pa yung kaibigan ko. Oo, talaga rin pupunta si pa kami ng circle. Pag si Nisa nagsasabi ng Pokemon, ang pangit pakinggan. Sa circle, madami Pokemon. May oras yun ah. 9 PM, naglalabasan na yata yung mga Pokemon sa circle. Nakakaloka. Ikaw, madam, ano ang tip mo sa mga taong hindi pa alam yung gagawin nila offline? Ayun. Idagdag ko lang yung kaninang gusto ko pang i-share. Ano, yung katulad ng panisa, kinain na rin ako ng ano, na-trap na rin ako sa freelancing black hole before. Na yun nga, ilang oras ako nag-work a day. 15, 18, maximum ko yata noon na ginawa is hanggang 18 hours ako nag-work nang hindi ko na malayan. Tapos, and na-enjoy mo na yung pag-work na nakakalimutan mo na unti-unti talagang kinakain ka na ng freelancing black hole. Nakakalimutan na so, yung pangalan niya, hindi na kami pinapansin, gano'n. So, napaka-importante ng reset para talaga sa health mo, personal health, mental health, emotional health. So, how would you know kung ano yung something na pang-reset mo? Number one, katulad ng sinabi kanina ni Jeff, no pressure kung ano talaga yung gusto mo. Kasi normal, napaka-typical sa ating mga Pilipinas. Mic mo. Saksak mo ng maayos. Okay na? Okay. Try mo. Ayan. Okay na? Okay na. Ayun. So, yun nga. Napaka-typical sa ating mga Pilipino na yung family, yung pressure ng family and friends, parang more than 50% na nakaka-apekto sa atin. Minsan nga 95% of our decision nang gagaling sa pressure ng family and friends. Or, lalo na kung may pamilya ka na, kung nanay ka na, patay ka na. Diba? Oo. Tsaka Asian tayo eh, mostly talaga. Kahit hindi ka na minor, kahit 30 anyos ka na, 40 anyos, pag sinabi ng nanay mo, huwag kang makikipag-date dyan sa lalaki na yan, parang wala kang magawa, susunod ka, hindi ka makikipag-date. Parang ganun. So, ang importante talaga na yung bagay na gusto mo talagang gawin, hindi dahil pin-pressure ka ng kung sino man na, uy, magsumba ka kasi nandun ang mga lahat ng kumare natin, i-display mo yung mga perlas mo para makita nila, ganyan. Yan ang gagawin ni Rhea. I-display niya yung mga perlas niya. Magsumba ka kasi nandun yung mga kumare mo. Yung hindi yung ganun, kung ano talaga yung gusto mo, yung nakakapagpasa, yung pag ginawa mo kahit mag-isa ka, masaya ka. Yung pag ginawa mo kahit walang nakatingin sa'yo, masaya ka. Para sa akin, yun yung indicator yung ng bagay na kahit gusto ko. Hindi mo ma-post sa Facebook, masaya ka. Okay lang. Oo. Hindi siya issue. Totoo. Kahit walang makakita, kahit walang makaalam, pag ginawa mo, magiging masaya ka. Yun. Yun na yun. Yun yung pinaka sa akin, pinaka-indicator. Pangalawa, syempre, kung kakayanin mo din lang gumawa ng something na makakatulong, hindi lang sa'yo, parang, alam mo yun, find a passion na hindi lang yung personal happiness may maapektuhan. Yung at some way, or one way or another, may maitutulong ka din sa iba, one person at a time,
not, diba? Kasi iba rin yung self-fulfillment na binibigay kapag, alam mo yun, knowing na you were able to help out someone. Kahit no to kaliwada. Oo, no to kaliwada. Leave Sierra Madre alone. Charot. Yes. Sagot ng bayan. Sagot ng bayan. Sagot ng bayan. Sagot ng bayan. Sagot ng kaliwadam na yan. Ako sa akin, parang final word na, no? Pero ako sa akin, ang pinaka-importante sa akin, una, yun nga, gusto mo. And then yung gusto, pangalawang gusto kong i-stress is, huwag niyong panghinayang ang gastusan yung sarili niyo. Kasi marami sa mga freelancers, hinayang na hinayang gumastos. Especially yung may mga responsibilidad. Sa akin kasi, huwag niyong panghinayang ang gastusan yung sarili niyo, especially if it's for your well-being. Whether it's health, physical health, mental health, or even just, you know, mga simple things to make your everyday freelancing work easier. Ako, aminin ko, mag-gadget akong tao. Mahilig talaga ako sa mga gadgets. Ang thinking ko kasi, nag-i-invest ako sa magandang gadget because it helps me work. Hindi ako bibili ng dahil gusto ko lang, tapos wala namang value. It helps me work. But of course, pagka bibili ka ng ganun, you have to weigh everything. Baka naman, dahil sinabi ni Jeff na huwag niyong panghinayang ang gastusan niyo sarili niyo, eh gagastos kayo kahit wala na kayong uulamin mamaya at mapuputulan na kayo ng kuryente bukas. You have to know your priorities. Pero when you, pag everything is said and done, nabayaran na lahat ng dapat mabayaran, napagtabi na lahat ng dapat mapagtabi, ako I always say, huwag niyong panghinayang ang gastos ang sarili niyo. Si Rhea, alam nito, ginagawa namin to dati ni Rhea. Kakain kami kahit saan namin gusto. Hindi kami nahihiyang gumastos, lalong-lalo na sa pagkain. May kahit mahal yan. Nagkakain kami, kahit gano'y ang kamahal, kakainan namin yan. Kasi... yung dalawa lang tapos kung kakainin namin, capacity ng pang lima, pang anim na tao. Parang ganyan kami ni Yanji. Tapos wala kami pakialam, kunyari. Noong mga time na, 2011 ba yun, Rhea? Mga 2011 tayo nagsimulang maganyan, di ba? Oo. Kakain kami, kunyari, 2011, UCC, bago pa yung UCC noon, tapos napakamahal pa ng UCC. Uh-oh. Pero wala, kakain kami sa UCC. Magkakami kami, sa kami magkakape, sa Max Brenner. Yung kinainan natin na ang background music niya, yun talaga yung naalala ko, ang background music niya is Bossa version ng Carpenters. Tapos ang mga placements, ang mga placement niya is denim. Mahal yun yun. Tapos gustong-gusto ko yung kesadillas doon. Ha? Sa abe? Hindi. Hindi ba pa? Parang Italian something siya. Yung kesadillas niya yung masarap. Parang ano pala, Mexican something. Sa somewhere. Basta yun. Kasi yung mga hindi familiar sa amin na restaurant, yun yung habit namin dati. Iniisa-isa namin, titikman namin kung masarap. Pag masarap, pabalikan namin. Pag hindi, wale. Ganyan. Basta meron kami. Pikit pa tayo. Walang pakialam yung gagastos kami. Talagang gagastos kami, kakain kami. Basta pupuntahan namin yan. Gagastosan namin sarili namin yan. Isa pa lang kasi anak ko nun. Oo. Kaya kaya pa. Dati, buwan-buwan, in 2011, ang UCC, napakamahal pa. Magsisima kami, yung Greek Taverna. Kakapi kami, Max Brenner. Ang Max Brenner, hindi siya mahal. Ay, hindi siya mura, mahal siya. Medyo mas mahal-mahal siya ng konti sa Starbucks. Abe. Tapos, na mahal din ang Abe. Ano, barista. Ano po? Tapos, magbibidjoke pa kami noon. Ang bidjoke namin, ilang oras, kakanta pa kami ng points of view. Nang wala ka pararaang bagay. Wag niyong panghinayangan. Mahal pa Red Box noon. Ha? Diba? Mahal pa Red Box noon. Mahal pa yung Red Box dati. Ay, oo, Red Box tayo noon eh. Tapos yung bibili nating kwarto, pag sinabi sa amin na yung kwartong maliit po, no? Ah, sige, doon kami sa susunod na mas malaking kwarto. Pabayaran namin yun, walang tanong-tanong. So kami kasi, ako kasi, like personally ako kasi, for example, well, halata naman sa katawan, pero sinusunod ko kasi yung nanay ko na tapirin mo ng lahat, wag lang pagkain. Oh, sabi din sa akin yun eh. Basta pagkain, wag mong panghihinayangan. Or yung experience lang na maka-experience kang kumain sa mahal. Hindi, yung motor, hindi naman kailangan araw-araw kang kumain. Pero yung pagka sinabi lang na, oy. Once a month. Oo, kumain ka. Like for example, noon, may maraming hindi nasasabi, ay, yung People's Palace mahal. Ay, oo, mahal. Nakakain ako sa People's Palace once. Masama ka na bang tao dahil kumain ka ng People's Palace ng once? Hindi. So, at least nasubukan mo. So,
yun, wag mong pananghinaan ang gastusan yung sarili mo, especially if it's to keep your sanity. Wag mong kwentahin yun. Kasi pag pinwenta mo yun, parang yun na nga lang, di ba? Parang yung experience kasi, yung experience na ma-feel mo, di ba? Lasting yun eh. Katulad ngayon, di ba? 10,000 years na yung nakalipas, pero pag naalala namin ni Jeff, hindi yung binayaran namin yung naalala namin dun eh. Kasi ang tagal nang napalitan nung pinginastos namin dun, as in way long nang napalitan pa, ang tagal-tagal na. Pero yung experience namin, kung gaano ko nang ikasaya na kahit dadalawa lang kami, tapos limang oras na kami, hindi kami matapos-tapos kakadaldalan, yung memories niya naglalast hanggang ngayon, nandun pa rin na pag naalala mo, yung happiness na nabibring niya sa'yo ngayon, parang same pa rin nung happiness yung mismo araw na ginawa namin yun. Diba? Wala siyang cost. So, whether you do it with someone or you do it with yourself, huwag niyong panghinayang ang gastusan yung sarili niyo. Tapos last is, kung may gagawin kayo, do it with reckless abandon. Kumbaga, kung gagawin niyo, kunyari, gusto niyong mag-zumba kasama yung mga tsahin sa plaza, mag-zumba kayo na hindi kayo nahihiyang makita ang mga tsahin sa plaza. Mag-zumba kayo, do it with reckless abandon. Kasi kung gagawin niyo yung bagay na yun, nahihiya kayo, ay, baka makita ko din ganito, baka makita ko ng ganyan. Ay, hindi niyo siya may enjoy ng tuluyan. So, yun yung last thing. Ginawa niyo siya kasi gusto niyo, at dahil gusto niyo, wala kayong pakialam sa sasabihin ng iba. So, kung gusto niyo mag-zumba sa plaza, habang sumasayaw ng yellow polka dot bikini, go, Kebs! Pakialam naman ng ibang tao, ikaw naman ang bayad yan, ikaw naman ang bumili ng Zumba t-shirt mo eh. As long as nare-refresh ka, nare-reset ka, para yung isang buong linggo uli ng pagtatrabaho, kayang-kayang gawin. Kaya mong Kaya nga yung iba na halimbawa, I mean, I am not against with this, no? Kasi ako din minsan nagrarant ako ng ganito, eh, na parang, ang bilis ng weekend, parang kaka-Friday lang, tapos yung miss na bukas, try ninyo magsingit ng kahit konting something for yourself. Ano, weekend. Para pagbalik nyo kay Nalunisan, kung Lunis man ang start ng week, work week nyo, eh, refresh na kayo at parang hindi naman kayo inis na inis at naglunes na agad. Hindi naman kayo masyadong maatim at mapakla. Doon sa mga hourly sa Upwork, may madalas yung mga kilala ko, ang pinaka-weekend nila is Monday. Parang pahinga nila yun. Dahil Monday, yung Sunday, hanggang Sunday 8 a.m. ang habulan ng ano eh, ng hours mo last week eh. So, may iba hindi natutulog hanggang Sunday 8 a.m. Tapos afternoon, yun na yung pahinga nila. So, Monday 8 a.m. Bahala kayo. Oo, Monday 8 a.m. So, Monday na yung ano. So, yung para Sunday mabilang niya sa Monday. Oo, para mabilang sa last week. So, yun. Ako yung last word ko about sa ano, sa planning. Bilang addict nga ako sa planning. So, ang ano ko, iset nyo yung categories ng buhay nyo. Kung ano yung gusto nyo ma-achieve in long term, in ganyan. So, katulad ng sinabi ko sa akin kanina, meron akong work, meron akong business, at meron akong personal. So, anything na gusto kong gawin, para malaman ko na worth it siyang gawin, dapat papasok siya sa isa doon sa mga categories ko. Tapos, yes, tapos dapat yung work category mo, meron yung set time na hindi mo dapat babawasan para doon sa ibang gusto mong gawin. So, kung meron kang gustong gawin, tapos wala ka ng oras na makuha, kailangan mo magbawas ng work, ang sign siya para magtaas ka ng rate with lesser number of hours, pero yung same na income na kukuha mo. Pag nagawa mo yon, pwede ka magdagdag ng ibang personal mo. So, basta hindi, walang magsasuffer ng sobrang suffer. Kasi, baka mamaya kuhaan mo ng oras yung work mo, edi magbabawas kayo ng kita. So, before ka mag-ganon, gawan mo ng paraan na hindi ka magbabawas ng kita. So, doon ka muna sa work, gumawa ng paraan na kumuha ka ng higher paying job, lesser hour, ganon, bago ka mag-adjust doon sa iba. Ayun. Ako may pahabol pala bago tayo matapos, no? May pahabol ako. Yung isa sa pwede nating gawin, kung wala kang pera, wala kang oras, o sige, kasi may mga ganun talaga, walang pera, walang oras. Siguro, ano na lang, yung do away na lang with negativity. Especially sa atin kasi sa freelancing, madaling ma-frustrate, madaling mali, madaling mapikon.
lalo na kung wala kang pagtutuunan kasi ikaw lang mag-isa sa bahay mo. So, you do away with the negativity. Ayun, sa akin, malaking bagay yun. Yung lang na magpasalamat ka na may trabaho ka, be grateful sa iyo, sa kliyente. Or ano, mag-unfollow ka ng mga negative people. Magandang therapy yun sa'yo. Nagde-declutter ako ng tao. Oo. Pag, pag binabanas mo ko lagi, huyo ka na sa akin. It's either i-unfollow kita or unfriend ka na. Usually unfollow lang. Parang wala naman. Pero nagde-declutter ako ng tao. Para hindi lang siya lumabas sa newsfeed ko. Ayun. Pag ginawa niyo, doesn't mean naman na ingit kayo eh. Oo. So, parang tinitake care niyo lang yung mental health niyo. You're taking care of yourself. So, you also consider the people that you are with and the people you are with physically and within your circle. So, kasama pati yung mga social media timelines, yung mga pinili mong coaches, yung mga pinili mong mentors, yung mga pinili mong colleagues. Dapat lahat yun nakaka-contribute sa mental health mo. Hindi yung sila pa yung nagpapalaki ng mga negativities mo, ng mga insecurities mo, ng galit mo sa ibang freelancers. Kasi kung gano'n ang ginagawa nila sa'yo, then sila yung umuubos ng mental health mo. So, ginagawa ka nilang minion. Oo. Like for example, we can always say kaming tatlo. Kahit anong sabihin ng ibang tao, wala akong pakialam. I mean, I can still go to work. Because they don't know me, I don't know them. So, tuloy lang ang buhay. I mean, always... Yun yung common nating tatlo, no? Tsaka, yun nga, be positive, tsaka be grateful. Ako yun yung feeling ko, isa rin sa nakakalimutan ng maraming freelancers. Yung focus ko this year is gratitude. So, yung maging grateful sa mga maliliit na bagay, kahit gano'ng kaliit. Even in the worst of situations, there will always be something that you could be grateful for. Yes. So, ayaw mo yung boss mo, pero... nakakatulong, kapag kagising mo, huwag ka munang babangon. Ika ka lang, tapos isipin mo lang kahit tatlong bagay na thankful ka araw-araw. Ako kasi sinusulat ko eh, pero pwede namang isipin nyo lang. For example, thankful ako katabi ko yung anak ko gumigising. Or thankful ako hindi ako nag-a-alarm pag gising, ganun. Basta tatlong bagay, matitrain yung mind mo to focus on the positive. Sa buong araw mo, maganda yung ano mo. Oo, thankful ka, may bubong ka. Thankful ka, may lulutuin kang breakfast. Thankful ka na gumising ka pa in the first place. Yes, oo. So, practice nyo yun everyday. Maging thankful kayo dun sa kung anong meron kayo. Well, instead of focusing on negativity and others, lacking. Pero hindi naman yung ibig sabihin na focus on positive, hindi nyo papansinin yung negative. Depende kasi sa negative na papansinin nyo. Meron ding sinasabing toxic positivity. Yung walang kinikilalang masama. Meron din naman dapat. Kailangan you should know when to react. So, choose your battles. Tama. I think yun yung magandang tip is you choose your battles. Not all battles are worth fighting. Totoo. Ako lang yun. May mga bagay. Ako lang yun. Sinisa lang yun yung kung sino sila. Ako lang yung patolera. Kasi sinasay nung nakakalala. Ako lang kasi paborito niya kulay. Kasi pati yung mga galit sa kanila, ako yung inaaway. Oo nga, ba't ganun? Eh, kasi hindi naman na tayo pwede gawain. Wala naman tayong ginagawa sa kanila. Anong gagawin nila sa atin? Wala naman tayong ginagawa sa kanila. Wala naman ako ginagawa. Nagkulay lang ako ng buhok. May salaminta. Feeling nila sinisa yung kayang bilihin. So, siya yung pinagbubuntunan nila. Kasi patolera nga ako. Alam nila, pag pumatol ako, ay tinamaan. Sumasagot kasi ako. Pero usually naman, hindi naman ako sumasagot kung hindi apektado yung mga members sa group . So, yun. Pero yun. Yun po. So, sana makahanap kayo. Try nyo this weekend. Oo. Tapos pag-usapan natin, iwan nyo sa comments dahil notified naman kami isang bagay na... na gusto nyong gawin or ginawa nyo, gawin nyo, and then... Siguro yung ano, di ba, naalala nyo last time, meron tayong Naalala nyo last time, meron tayo yung wins and losses natin for the week.
So, pwede nating sabihin sa kanila na pagka nanood sila next week, pag-usapan natin yung kung ano yung ginawa nila this week for themselves na hindi, so, hindi yung assignment. Related. At saka kung ano yung thankful ka. Yes! Baka walang lalo umatend. Kasi ngayon, tamo nga, isa lang. Oo. Baka wala masyadong umatend. Si pero kung manunod kayo dito, na hindi kayo live, hindi na, encourage namin kayo, do something for yourself. Comment kayo, kasi, oo. Do something for your mental health, kasi it will help you in the long run. Mm-mm. Usually, kasi ayaw nila manood ng live. Kasi makikita yung pangalan nila. Alam mo na. So, yung iba nanonood talaga offline pag tapos na yung live. Akala ko ayaw nila maloob ng live kasi nakaduster si Madam. Baka makita nila yung 50 Shades of Grey. Raise your hands. Love you. Bye. Ask a bye. Oy, ako. Ako, ano? Ano to? Asa na ba yung bila? So, 10 minutes shorter tayo ngayon. Ay, wow. Last week kasi umabot ng ano, 80. Ngayon 70 pa lang. So, ayun, i-announce na lang namin ulit kung ano yung topic natin next week. Pero mag-iwan kayo ng comment kung meron kayong gustong pag-usapan natin. Mm-mm. Yes. Okay. Yep. Ayun. Sige, bye-bye. Maraming salamat. Have a great night. Happy Lunes na ngayon eh. Have a great week. Happy New Year. Happy New Year pa rin. Ano lunis na? Happy New Year. Dakla, Happy New Year. Asa ka ba? Ibiyog. Sobrang delay naman ang Happy New Year mo, te. 2 weeks na. Two weeks din. Ano pecha na? Asa? Bye-bye. Oh, wala akong daga ngayon. Chinese New Year. Advance. Advance. Bye-bye. Bye. Bye-bye.